Sa munting kwartong ito sa Moriones Tondo, nagsisiksikan ang pamilya ng batang si Dan Lloyd. Pangalawa sa walong magkakapatid, musmus pang maituturing, ngunit malaki at mabigat na responsibilidad na ang nakaatang sa kanya mga balikat. Si Dan Lloyd namumulot ng gulay na pwede pang pakinabangan para ibenta. Pinama po ako ng kaibigan ko. Sabi niya, punta daw po kami ng divisorya. Sabi niya, saan ba yun? Sabi niya, doon lang malapit lang sa mga gulayan, mamumulot lang tayo ng gulay. Tapos ilalatag natin para magkaroon tayo ng pera. Sa kanyang pangangatawan, hindi mo aakalaing 12 anyos na si Dan Lloyd. Ay, pampagkain ay. Anong pagkain? Alin-malin. Minabuti munang lamnan ni Dan Lloyd ang kanyang tiyan bago sumabak sa pagtatrabaho sa divisorya noong gabing yun. Ang kanyang pagkain, isang hiwa ng luncheon meat at kanin. Kasama ang kaibigang si Risa, sinimulan na nilang baybayin ang maputik na daanan ng palengke ng divisorya. Hindi matigil sa pag-ikot ang tingin ni Dan Lloyd sa paghahanap ng mapupulot pang mga gulay sa paligid. Salamat ya. Pangalawa sa walong magkakapatid si Dan Lloyd. Nangangalakal ang kanyang mga magulang pero hindi raw regular ang kanilang kita. Dan Lloyd, bakit ka nagugulay sa divisorya? Mamumulot ng gulay para ibigay kay nanay yung pera. Para may pambilin kami pagkain. Bukod sa kanyang ate na nagtitinda ng ipit, si Dan Lloyd na lamang ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Nahini po ba sa edad ni Dan Lloyd, dapat po nag-aaral lang po siya? Tutusin niya dapat. Nag-aaral pa po talaga siya eh. Kaso siya may gusto ng ganun eh. Kasi niya tumulong sa akin kasi alam niya naman po na ganun ang buhay namin. Niya, ma, ito, pera. Pagkasyahin niyo na lang kung ano. Kung ano mabibili dyan. Pag meron, makakakain po. Minsan pag wala, tulog na lang po kami. Kaya pa, minsan pag minabababa ko na lang po sa nanay ko. Kung ano pong makakain dun, makakain nila. Habang nag-iikot, nakilala rin namin ang 12 anyos na si Makmak, isa ring magugulay. Nakakulong ang kanyang ama, samantalang nasa bahay lamang ang kanyang ina at inaalagaan ang tatlo pa niyang nakababatang kapatid. Bukod sa kanyang ate, siyang inaasahan ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Kaya gano'n na lamang ang kanyang pagpupursige na kumita. Ngunit sa kasamaang palad, kinailangang tumigil sa pag-aaral ni Makmak. Wala po akong ano eh. Wala po akong ano eh. Baon, wala po ako.
Maya-maya, nakarating ang tatlo sa lugar ng mga nagtitinda ng carrots. Sa isang sulok, makikitang abala ang ilang kabataan na kagaya nilang namumulot ng gulay. Sinisimot ang mga maaari pang maibenta. Mabibenta mo pa ba yan? Ha? Bukasan ko muna. Tapos? Inis na. Magkano may bibenta yan? Matapos ang dalawang oras, minabuti ng grupo ni na Dan Lloyd na ibaba muna ang kanilang mga naipong gulay. Dahil wala pang benta upang bili ng hapunan, nagkasya na lamang muna si na Makmak sa isang plastic ng tubig habang nagpapahinga. Nauna nang naglatag si Makbak sa kanyang dating pwesto. Sa bigat ng kanyang dala, halos makuba na ang bata. Mag-aalas tres ng madaling araw, naghanda na si na Dan Lloyd sa kanilang pagpupwestuhan. Naiisip ko lang. Makmak, inaan ka pa na? Hello. Mga anong oras ka tatayo? Nagugulay pa ako mayami. Nagugutom ka na? Paano yun? Kailan ka kakain? Kain ako mamaya. Kailan? Pagdating ng lugang. Maya-maya, dumating na rin ang kuya ni Makmak na katulong niya sa paggugulay. Mag-aalas 5 ng umaga, nagsimula ng maglikpit si na Dan Lloyd para makauwi na. Nakadalawang daan lang kami. Kaya? Nagligpit na kami. Gusto gulay namin. Ayun yung ibibigay ko kay nanay. Gano'ng pera mo? 1.5. Ay, pakain ako, nay. Ano ang kakainin niya? Kanin itlog. 100. Akin ay 70 sa kanyang price. Ito yung sa mga ano, ako naman nagpapakain sa kanya. Dito sa maliit na karinderya ng lola ni Dan Lloyd na si Susana, nang gagaling ang pagkain ng kanilang pamilya. Dahil siya rin na nagluluto ng kanyang mga tinitinda, ramdam na ramdam daw nila ang mabigat na epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Napitong ko kasi, minsan mahirap budget, minsan kulang ako sa pamalikin. Minsan naman nakakain naman po niya. Kung ano gusto niya lang kakainin, bibigay ko naman sa kanya kasi at least nagkakatulong naman siya sa akin. Magsisipat tayo po tayo lahat. Pagkatapos kumain, dumiretso na sa pedicab sa gilid ng kalsada si Dan Lloyd upang makatulog muna bago pumasok sa kanyang alas 10 na klase sa eskwelahan. Sinamahan ko si Makmak sa pag-uwi sa kanilang bahay dito sa Baseco, Tondo. So magkano yung kinita mo? Ano lang. Mga... Ano? Mga 200. So anong gagawin mo dyan sa 200 na yan? Bibili ng gata. Ang kain namin. Bibili kang gata sa kapangkain. So anong bibilin mo? Pastil. Pastil? Ano yun?
Manok at saka kanin. Manok at kanin. Magkano may yung... toyo. May toyong kasama na. Magkano yung pastil? 10 lang. 10. Tapos magkano naman yung kanin? Ano? 10 rin. 10 rin. Ilan yung bibilin mo? 6. Ilan? Ilan nga? Ano? Ilan nga? Pastil. 6? 5 lang. Talaga. O, hindi, sabi na. Yan yun. 10 pesos na yun, ganyan. Oo, 10 pesos po. Toyo. Sampo. Yan yung bahay mo. Toyo. Magandang araw po. Kamu na sumunod. Nay, ito na yung pagkain. Oh, ngayon ako. Lang. Ay na tayo. Mabilis na kumuha ng kanya-kanyang pagkain ang mga kapatid niya pagkalapag ng pastil sa kanilang higaan. Mama. Mas gusto raw nila na bumili na lamang ng pastil sa tindahan dahil bukod sa hindi na nila kailangan magluto, mabigat na rin sa tiyan ang kanin at ulam sa halagang 10 piso lamang. Kapansin-pansin na payat at medyo malaki ang tiyan ng 7 buwang gulang nilang bunso na si Prince, bagay na binabantayan daw ng ina ni Makmak na si Ana. Ayaw niya raw kasing magaya ito sa isa niyang anak na namatay noong sanggol pa lamang. Hindi kasi ito regular na napapadede ng gatas. Sa halip, tubig na may asukal lamang ang kanyang pinapainom noon. Ang kuta kanila kahit sa pagtrabaho na sila, dapat na ako. Kaso wala po ang magawa eh. Sabi, maliit ako eh. Wala po yung papa nila. Kaya tinitit ko na lang po kahit po. Hindi po ako nasisiyahan na sila po yung naghahanap buhay. Hirapan din po ako. So, naawa po ako sa kanila. Makmak, bakit ka nga pala natutunay sa Pilisong?